At ito na nga, mag-start na yung preparation natin for Valentine's 2021. Dito sa video na to, kinocompare ko lang yung giant rose between local rose. Para at least may comparison yung mga clients natin kung ano yung small at saka yung large roses natin. Para at least hindi sila magugulat bakit bakit po yung giant rose malaki, yung local maliit. Ayan yung comparison. So, ito, nagsistart na tayo mag-plotting. Nagsistart yung pagkuha natin ng orders. Usually, from January. So, kaya medyo marami tayong nabubook na orders. And i-start namin yung gawin February 10, ganun, 11. Kasi hindi kakayanin kung magsistart kami ng February 13. Baka pare-pareho kaming tumigil kamata. Ayun. At ito na nga yung disaster na dumating nung Valentine's 2021. Parang every time na merong event, no, napansin ko lang, laging kahit na anong plano ko para at least mawala ng problema or maging smooth sailing lang yung deliveries namin, yung plotting ng orders, yung bookies. Kahit anong plano ko, talagang may sumasablay na taon. Katulad ngayon, ngayong 2021, sakto naman kami na gagawa. Pero, sunog yung mga bulaklak. Ayun, nasunog siya na tosta. So, parang gusto niyang maging inihaw na manok. Nag-brown siya eh. Ayun, pagdating sa amin, hindi naman to first time. Actually, maraming beses na. Maraming experiences na kami na nag-brown talaga yung bulaklak due to sobrang init sa aircraft. Yun talaga yung number one na reason bakit madalas pagdating sa amin ng bulaklak, nagbabrown siya, sunog siya. Kasi, ayan, katulad nito, lilis yan, tapos brown na siya. Yung ganyan na bad product na tinatawag natin. Paghahatian namin yan ng supplier, ganun talaga yung may risk talaga eh. Every time na nagde-deliver, ay may nagpapadala ng bulaklak, may risk. Kasi pinapadala nila yan ng hapon or gabi. Tapos dadating dito ng umaga na. So, malaki talaga yung chance na madadami siya. Nagkataon na Valentine's Day, hindi namin inaasahan. Kasi, ina-expect namin magsistart na kaming gumawa niyan. Kasi, ang dami talaga niyan. Madalas, pag may event, nakaka-accept kami ng 200 hanggang 350 bookies. Ayun, hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan actually. Kasi, sabi ko, late na kami. Kasi, February, parang February 12 na yan. So, 11 pala, 11. So, dapat nagsistart nga kami 10. Pero 11 ko pinadating yung bulaklak. Tapos, ganyan ka siya. So, mostly yan yung nasunog lily. Yan, liliums, lily. Tapos, ayun ako yung naka-red na black na bonjing. Ayan. Ayan, yan na yung mga lily. Yung taga-video ko, yung poging kapatid ng asawa ko. Si Glenn. Ayun, bibilang kami ng dumating para ma-check kung kompleto. Ayun, kompleto naman. Puro sunog na lang yung lily. Ayun, ayan. Ayan. Ayan, bilang-bilang kami. Ayan, yun yung mga tinatawag namin na premium roses. Actually, imported yan. Hindi ko lang pinangalanan. Premium lang nilagay ko. Pero premium siya kasi maganda siya compare mo sa local. Yung local roses kasi, yung petals niya, hindi siya even. Diyan sa premium rose ang ginagamit namin during event. Ano siya, even siya. Pantay-pantay yung petals niya. Tapos, pulido kumaga yung petals niya. Tapos, ang ganda talaga ng bloom niya. Tapos, sobrang tibay niya pa. Pero, compare mo, ayan. Ayan yung mga gerbera na sunog. Ayan. Kala mo mga ano. Kala mo mga banana cue. Ayan na siya. Wala. Ano na ako niya, nag-iisip na agad ako. Sabi ko, paano kaya? Isip na ako ng isip, paano kaya? Kasi, mahirap eh. Pagdating sa ganyan, mahirap yan. Kasi, maliit lang kami ng isang araw. Iyak-tawa na lang kami siguro. Ayun, thank God. Inuna ko na lang yung dapat yung mga 13 pagagawin. Pinauna ko na lang ng 11-12. Para at least yung mga sira. Sa 13 pa gagawin.
Ayun, ganun talaga, hindi siya yung, hindi natin kaya yung on the spot na ginagawa nila na 13 sila gagawa. Kasi tayo, may delivery, may plating tayo. Eh, yung iba, puro pick up lang, kunwari, sa Manila. Yung mga order sa Dangwa, pick up lang, mostly. Diba? Wala silang yung delivery, ganun. Kami, kailangan namin i-ready mga bookies kasi ipaprocess pa namin siya, ipaplot pa namin. Pagsasama-samahin namin yung magkakalocation, lalagyan pa ng card. Yun, i-double check pa yung mga laman. Ayan siya, yung puro sunog na gerbera, ang lungkot. Kasi medyo marami rin yan, yung lili, ganun din. So, hati kami ng supplier pagka nasisirang ganyan. Hindi siya yung ito na. Ito na yung naglilinis sila. Di lang pang pamilya, pang sports pa! Yun yung sabi nila doon actually. Hindi ah. May tinry kasi silang product dyan na galing China. Yung pangtanggal ng mga thorns ng roses. Ayun. Kaya tuwan-tuwa sila actually. Pero ang sinasabi nila doon, di lang pang pamilya, pang sports pa! O diba? Tuwan-tuwa sila. Ayan, si Lala, si Lisa. Ayun, ito pa. Yung giant na yun, yung sunog din. Ito yung mga natira dun sa lahat ng ano. Di ba may mga nasira? Ito yung mga natira na pwede na namin i-start gawin. Ganun siya. Marami ano siya, may time talaga ng planning. Hindi siya yung basta na, okay, 13 gawa kayo. Ayan, inaabot kami ng 12 nung madaling araw. Kasi sinusulat pa sa Manila paper para walang maiwan. Ayan, pati yung aso nagpupuyat. Si Belle nagpupuyat. Ayan, production area. Ayan, nagdidikit na sila ng Manila paper. Kasi just to make sure na walang maiiwan, walang malilate. Ayan, yung workstation namin. Diyan namin nilalagyan ng tubig yung mga bulaklak. Ayan, compare mo syempre sa ibang mga supply, ay mga sellers, marami talaga yung mga bulaklak nila sa amin, pakunti-kunti lang. Ayan, medyo madumi lagi, magulo, walang puyatan lagi. hindi ko masabi na walang kain kasi may kain. Ayan, nililinis yung bulaklak, tapos nilalagay dun sa tub, lalagay ng water. Ayun, checking lang ako kasi sabi ko baka may iba pang damage para at least magawan ko ng paraan. Ayun, ikot-ikot lang. Ayan, yung mga misty natin, filler status. Yung ating mga misty status. Ayun, kailangan kasi sobrang dami niyang gawa ng marami rin tayong bulaklak. Tapos pagka event, bulljack talaga tayo mag-fillers. Para at least ma-happy yung clients sa binayaran nila. Kasi times 2 ang presyo. Actually, minsan times 3 pa. Times 3 pa yung price na binabayaran nila pagka may event. Kumbaga, kunwari ngayon, 449 yung 3-piece natin. Pagka, Valentine's, magiging 850 siya, 750, ganun. Pero free delivery na rin yun. Ayan. Dami-dami nating fillers. Actually, parang nasa 20 bundles yan lagi. Kasi ayoko nga na parang ma-short tayo. Parang magmumukhang kulang yung bouquet. Gusto ko. Ayan na. Ayan na yung mga bouquet pala. Ayan. Yan yung mga nagawa. Yan yung for out. Out for delivery na yan. February 14 na yan na madaling araw. Ayan. Ayan. Yung iba dyan. Wala kasi makuhanan ng buo eh. Pero yung iba dyan, nasa taas ng bahay, nasa bubong, literal, binibilad namin, charot. Hindi. Ayan. Yan yung mga sunod-sunod na. Kasi, iba-ibang location. Pinagsasama-sama yung magkakasama lang na location para isang delivery na lang. Ayan. Ayun. Lagi kami nag-iisip ng plans para mapadali yung deliveries, yung event. Ayun, kaya nung minsan talaga hindi natin maasahan. Ayan. Yan yung nasa, naka-load na siya sa sasakyan. Ayan, may mga numbers yan. Tinatanggal lang pag iaabot na yung bouquet. Tapos may card na rin. Ayan. May bubble pa. Putukin yun, yung bubble. Kaya
medyo rare kaming gumawa pagka may event. Kasi madalian kami, di ba? Madali kami. Konting masagi siya sa sabog. Kaya bookies, mostly kami pag-event bookies talaga. Ayan, check din natin yung gitna. Ayan, just to make sure na tama rin yung pagkakalagay. Baka pagpatong-patungin. Baka may masirang bulaklak, ganun. Ayan. Okay. Ayan, yung wooden, ano, wooden. Customize yan eh. Wooden box. Ano siya? Pinakustomize talaga para dun sa, ano, sa Valentine's Day ng client. Ayan, checking lang, checking. Ito na yung, parang ano na to, last deliveries na to. Tumulong na kami para matapos kami kasi parang 4 PM na yan. So, may mga natira pang bukis. Ayan, yung medyo malayo na na-delivera namin. Yan na lang yung huli na nakabideo ko, huli na yan. Ayan. Row, row, row your boat. Ay, sorry, akala ko kasi dagat eh. Medyo malubok kasi dyan. Drop me down the stream. Bury me, bury me. Ano, marry me, marry me. Alam mo yung lyrics, alam mo, alam mo. Ikaw na lang kumanta. Charot. Ayan. Row, row, row your boat gently down the sea. Merrily, merrily, merrily. Ah, hindi ko alam yung lyrics. Pasensya na kayo, ha? Gusto ko na lang matapos yung video, kaya kinakantahan ko kayo. Ayan, hindi ko pwede i-fast forward. Kasi, wala lang, gusto ko lang mainip kayo. Diba? Masaya yun kung mainip kayo. Oh, ayun, hindi namin makita ata yung bahay dyan, char. Hindi, ah, dulo talaga yan siya. Dulo ng walang hanggan. Okay, mga aso, tabi! Ah, charot. Joke lang. Ayan, kasama ko dyan yung pogi ulit na kapatid ni asawa. Ayan, si Glenn. Shout out! Oh, sorry. Ayan. Sa ano ata yan eh, Camellia Siksikan? Tama ba? Kung hindi ako nag-iimbento, Camellia Siksikan yan ah. Ayan. Sige, go! Drive! Ay, charot. Gising mo ako pag tapos na. Ay, sorry. Sorry. Ayan. Deliver kami. Deliver us from evil. Ah, sorry. Ayan. Just like a normal day, si Valentine's Day. Kasi hindi naman traffic. Pero hindi yan normal day sa mga mapagmahal na mga clients na laging gusto maipigay sa kanilang mga minamahal. Ayun, kwento ko lang dati habang tayo nag-aantay ng may masabi. Kwento ko lang na sinimulan ko yung negosyo, itong maliit na negosyo namin. Kasi na-board lang ako dun sa isa ko pang negosyo. Yun yung totoo, guys. Bale, ano, wala, tinry ko lang siya kasi sabi ko noon, parang, katamad naman, tinda lang ako, magsasampay lang ako ng dami, tapos tinda, ano kasi yung ako, retailer ako before ng RTWs. So, bored na bored ako, every time na nasa store ako, tapos, abot bayad lang, bilis sila ganun, parang na-bored ako, sabi ko, parang ano, I feel, baka may iba pa akong pwedeng inegosyo na mag-i-enjoy ako. Tapos yun, nag-try ako ng ilang bouquet. Pinang-regalo ko sa mga kaibigan ko. Shout out kay Kuya Erwin, na isa sa unang ginawan ko ng bouquet. Ayun, napansin nila, na-appreciate nila yung bouquet. Like, parang sinabi pa nga ata ni Ninang Amin noon, sama ng delay, maganda, parang ganun. Tapos yun, sinabi ko, ginawa ko siya. Tapos yun, medyo lumakas yung loob ko na gumawa ulit. Tapos yun, nag-forwarder na ako for Teacher's Day, October yun, 2016. Ayun, nagulat ako kasi parang 30 bouquets yung ginawa ko nun. Grabe, ang jologs ng itsura. Sabi ko nga, thank God hindi nagreklamo. Siguro nagre-reklamo din sa isip niya yung nag-order. Kasi hindi talaga magaganda yung mga una kong gawa. Naniniwala ako dun kasi wala namang pinanganak na magaling agad. Diba? Kumbaga,
may mga tao, maraming, actually lahat tayo, magsisimula tayo talaga tayo as beginner. Ayan na yung bouquet na isa sa pinakalas na ginawa ko pa. Ay, sorry, 15 pala yan, February 15. Yung malaking bouquet. Ayan. 50 pieces ata yan na giant roses. Tapos, ang bigat-bigat na yun, kaya hawak ako ng asawa ko kasi hirap kami. Actually, nagbabalot kami. Dalawa kami nagbalot yan. Siya yung taga-hawak ako, taga-ikot ng tape. Ayan, ang bigat niyan. Parang siguro mga nasa 5 to 10 kilos. Ganun. Ang bigat. Mukha lang easy sa kanya, pero ang bigat niyan. Ayan. So, guys, kung may gusto kayo negosyo, pasukin nyo lang. Go lang ng go. Kasi, hindi nyo rin alam kung para sa inyo ay para kanino man, diba? Para sa kapitbahay nyo pala. Huwag nyo na agawin. Sa kapitbahay nyo na lang yun. Charot. Hindi, ah. Go lang kayo ng go kung naisip nyo. Basta wala kayong tatapakan tao. Yun lang. Goodbye!